Hey guys, first of all, thank you so much for always supporting and trusting this channel for P-pop-related news. I've read all your comments, and I really appreciate them a lot. But for now, this will just be a quick random update about SB19 and the things that happened today while recording this video. First, let's talk about Pablo. For some unexpected reason, SB19's Pablo was recently spotted attending the Cat's Eye Mall show. His cute reaction after getting a shout-out from VJI and being noticed by the Cat's Eye members clearly shows that he didn't expect the spotlight and reveals that he's a shy person. And also, a fan who attended the event recently shared on Twitter that it was mentioned during the show that SB19 and Cat's Eye will have a collaboration. Given the current trend with idol groups and since the girl group will only be in the Philippines for 3 days, it's most likely going to be a TikTok dance collaboration. But whether it's a TikTok or a song collaboration, even a small interaction between the two groups will definitely make their fans happy. To add to the excitement, SB19's official Instagram story recently shared a photo of a signed Cat's Eye album, which might be the best hint yet of an upcoming collab. Though there's still no confirmation from either group, it's still something for fans to look forward to. And his unexpected attendance at the event, along with 1Z Entertainment's marketing and account director, suggests that this was likely an official invitation, hinting at potential business opportunities or a collaboration between the two groups. Or maybe it's their way of building and expanding 1Z Entertainment's network. It's also likely Pablo's way of supporting fellow Filipino artists who are showcasing their talent on the global stage. Well, SB19 has been supporting the girl group even before their debut, especially their Filipino member, Sophia. They even made a video to show their support while Sophia was still in the competition. Hi Sophia, we are SB19 and we are watching your journey sa Dream Academy. So good luck to you, galingan mo pa, yeah. And we're here supporting you. Yeah. Good luck! Thank you. Sophie, I'm with the SB19! Hi Sophie! Good luck! More power to Cat's Eye! Whatever the case, it's great to see that SB19 and 1Z Entertainment are definitely gaining wider recognition now. Speaking of 1Z Entertainment, during their recent interview with Billboard Philippines, SB19's Pablo nearly revealed details about their third world tour. Fortunate kami na we're still running. And yes. Yun nga, fortunate enough na nakapag world tour pa kami, second world tour, may third pa. Ay, may third ba? Nakapag-turn naman tayo. Hindi, naputol. Naputol lang pala. Naputol. Kasi naputol eh. Soon. He may have miscounted the exact number of concerts, but it seems likely that fans can expect a third world tour for their next album. SB19's Ken, also known as Phalip, recently had a TikTok collaboration with a Japanese boy group. Phalip and the Japanese boy group were also featured in a Japanese online article, which revealed that One and Only has been following SB19 and Phalip since before he started his solo career in 2021. This highlights the growing popularity of SB19 in Japan. The article also highlights Phalip's future prospects on his career. In this interview, Phalip highlighted that it's not illegal to dream. He expressed his desire to evolve both as a musician and as a person, while also wanting to inspire young artists. Ultimately, his goal is to be remembered as a legendary artist. And he shows his support for the group by expressing his willingness to perform at their concert if they ever plan to hold it in the Philippines. And finally, Phalip's merch is once again available for pre-order, announced on September 18th to celebrate the third anniversary of his first solo single. While most items are already sold out, there are still some available for pre-order. Josh Cullen just dropped a new song collaboration. The song is already available on all streaming platforms, and Josh is featured in it. In case you're not familiar, Kael Guerrero also helped Josh Cullen on one of the songs in his Lost and Found album. As mentioned in his recent live stream, he and Josh are good friends, so let's show him our support too. And speaking of live stream, Josh also had a fun reaction on Pablo's backflip during his album tour. Napanood mo yung backflip ni Pablo. Tawa-tawa ako lang, sabi ko nga sa kanya kanina, hype ka. Nag-backflip, na-hype siya. Ang kulit, ang cute-cute ni Pao eh, no? Hindi, ano nga, fun nga yun, ang cute ni Pao. Nakita ko ilang beses tumaan sa TikTok feed ko yun, tsaka sa Twitter ko yun eh. And during his live stream, he also addressed his haters in a funny way. Love na love ko kayo mga bashers.
Kasi alam niyo ka, sayang oras niyo. Yun lang sabi ko, as your enemy, a friendly advice or an enemy advice. Kung gano'n ang tingin niyo sa akin, kasi hindi naman gano'n tingin ko sa inyo, mas marami kayong bagay na pwedeng ilaan sa sarili niyo, sa mga loved ones niyo, at sa mga sinusuportahan niyo, or sa mga mas mga kaibigan niyo, di ba? Huwag niyo nang sayangin pa sa akin, at ano lang yan, kumbaga, pare-pareho naman tayo nag-strive, and pare-pareho naman tayo siguro na may goal sa buhay. Eh, pag ganyan kayo ng ganyan, mauuna lang ako lagi, diba? Tsaka, don't worry guys, I don't hate you. Finger heart kayo. Well, pero totoo yun, I don't hate them. Baka minsan mali lang din yung, ano nila, yung or maging yung paniniwala, yung nag-design kung paano sila ganyan mag-isip ngayon. Kasi minsan gano'n, di ba? Parang sa sobrang na-influensya ka na kaibigan mo, uy, si ano, ganyan yun, oh, si ano, ganyan yan, ganyan, ganyan. Ikaw mismo, ay, gano'n, ganito pala siya, ganyan pala siya. Parang na-design na yung utak mo. For me, better to, no, syempre, maging, ano ka, mas mag-fact-check kayo, mas maging magkaroon kayo ng independent thinking at critical thinking yun. SB19's Stell addressed the issue involving the vocalist of the OPM band Cup of Joe in his recent live stream, where he also advised his fans that if they don't want certain issues to reach them, they should avoid bringing them up on Twitter or any social media. But just for some context of what happened, according to Cup of Joe's vocalist, he reacted with a laughing emoji to a meme of SB19's Stell on social media, finding it funny not because of Stell himself, but due to the caption. He later realized that the image was intended by Stell's haters to mock his appearance. Then a fan of Cup of Joe sent a long message to the vocalist containing offensive words and threats, which made him emotional, prompting him to address the issue in a live stream. In the live stream, he apologized, emphasizing that it was never his intention to mock SB19's Stell, as they are good friends. Though some fans expressed negative feedback to defend Stell, SB19's Stell encouraged the fandom to remain cautious and to focus on positivity despite the situation. Friends ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? So, diba? And kung ginagamit nila for clout or kung kinagamit nila just to make fun of me yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung hindi naman, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod. And mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka. Goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga posts nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng... He also addressed the issue and urged both fan groups to stop the hate. Nung parang, kasi nga, kanina medyo ano ko, medyo wala akong ideas na nangyayari. But, nung nag-message si Gian, nag-message sa akin si Gian about nga sa nangyari, doon lang ako nagkaroon ng idea na parang, may ganun pala. And for me, to be honest, I will use my platform to speak up sa mga ganitong klaseng bagay. And I know,
na kailangan ko rin tong i-clarify dahil ayoko naman na magkaroon kayo ng ayoko ma-feel niyo na may something between na may negative between ako with any artist. Ako, to be honest, hindi ko alam yung issue na yun. Not until mag-chat si Gian and makita ko na nga yung mga pinag-uusapan sa social media. Ako naman, ang take ko, kayo, kung ayaw nyong makarating sa amin yung mga negative na bagay, huwag nyo nang i-tweet, huwag nyo nang i-post sa X. Pag-usapan nyo na lang. And kung may mga bagay kayo na ayaw nyo naman i-disclose and ayaw nyo naman na pag-usapan sa loob ng social media or sa X kung saan pa man, huwag na kayo mag-post ng anything para hindi mapapaisip yung ibang tao na mga walang alam sa pinag-uusapan nyo. Kasi parang ang hirap kasi mag-post na parang hindi mo rin naman sasabihin kung ano, kung tungkol saan. Parang nagbigay ka lang ng something, nag-hint ka, tapos hindi mo rin naman i-share. So parang nakakaano siya. Parang nakakabuo pa siya ng issue na parang ano bang meron, ano bang meron. But to be honest, yung nangyari with Gian, dun nga sa... Si Gian po ay from Cup of Joe and isa po siya sa mga kaibigan ko. And siya po yung vocalist ng Cup of Joe, si Gian. Nag-reach out siya sa akin kasi nga parang na ano siya, parang na natakot siya na baka mamaya daw galit ako. So sabi ko, bakit, anong nangyari? Sabi niya nga sa akin, may na-like daw siyang photo, may na-like siyang post na natawanan niya. And parang sabi niya naman sa akin na hindi naman niya intention na matawa dahil dun sa photo ko. Natawa siya dahil dun sa caption. And ako naman sabi ko, okay lang naman sa akin. Wala naman akong problema. Sabi ko kay Gian, huwag mo nang isipin na parang na feeling mo na ano ko, na nagalit ako. Huwag mo isipin na nainis ako sa'yo. Kasi okay lang naman. Wala naman akong problema. Kasi nandyan na yan eh. Yung photo na yan, kalat na. And hindi ko naman na makokontrol yung mga taong makakakita at mga magpo-post nun. Pero, ang concern pala ni Gian kasi is yung mga taong nagme-message sa kanya na tinatawag na siya sa kung anong mga bagay. Ang ayoko lang kasi, yung pagdating sa dulo, yung parang masyado tayong paano ba? Sa sobrang pagiging protective natin, hindi na natin naiisip na baka naman hindi sinasadya ng tao, baka naman wala siyang masamang intention about that. Naintindihan ko naman yung feelings niyo and valid na valid yon. Gusto niyo lang akong protektahan, ayaw niyo akong masaktan. But bago tayo magbitaw ng masamang salita sa ibang tao, isipin muna natin kung ano yung reason nung kung bakit nangyari yon, ano yung goal ng tao, parang inisip niya ba talaga yun to hurt me or parang hindi niya, sinadya niya ba talaga yun, parang ganun. So parang bago tayo magsalita sa nang masama sa ibang tao, isipin muna natin na kung makakasakit din ba tayo. Okay, kasi ako, to be honest, wala talaga hindi talaga ako nasaktan. And may na-message ko nga si Gian eh. Kanina nakita ko yung live niya and talagang naramdaman ko na natatakot siya and naiyak siya dun sa live niya. Minessage ko kagad siya na parang huwag niya naisipin masyado, huwag na siya umiyak, sana okay lang siya. Pero promise guys, ano talaga, every time na parang may nangyayaring ganun sa atin, parang kesa magbigay pa tayo ng negative energy na dagdagan natin, parang mas tignan na lang natin yung mga bagay na mas ikakabuti pa ng lahat. Kasi pag yung gulo, nilagyan pa natin ng gulo, parang ang gulo na masyado, guys. Ang gulo na ng mundo. Parang ano na, maging ano na tayo. Tayo na yung pumunta sa mabuting ano. Sa ibang... Anyways, hindi ko naman sinasabi na pinapalalaan nyo yung nangyari. Naintindihan ko na concern lang kayo and gusto nyong i-address. And nagsalita naman si Gian and nag-message siya, nag-sorry siya sa akin and nag-sorry din ako sa kanya. Naintindihan ko yung feelings niyo, pero sana please mag-stop na po tayo. Stop na, parang wag na tayong mang-away, please. Finally, regarding Justin, there were no significant updates for Justin yesterday aside from his new TikTok video, so I'll keep you posted in my next upload. Lastly, SB19 has finally reached 1 million views for their newest music video.
Congratulations to all A10 and SB19. 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward.